Po sa ating mga bisita, you can occupy the seats out there. Meron pa po tayong mga bakante silya sa bandang kanan. Mabuhay po tayo lahat. Tayo po'y marapit na mag-isa. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and roll. Mabuhay po mga kapabayan. Mag-iitan po tayo sa mga kapagalas. Magandang araw po sa inyo lahat. Pinabati po natin ang ating po mga bisita. Siyempre naman, kita ba si engineer. At siyempre po, kasama nung natin dito ang ating provincial tourism officer, isa sa napakalagang tourism officer ng ating provincia. Siyang dating Miss Tourism at media practitioner dito po sa Alexar Manila, si Miss Emily Katigba. At kung babasahin po naman, napakahaba po ang inyong credentials. Siguro ay simulan na natin. Civil Relations Service Commander po ng Armed Forces of the Philippines, si Brigadier General
Kali po sa Chivinan Tanguay Mai, si DJ James. Past President po ng Rotary Club of Dimasao, Past President Alvin Castillo. Bunlaka Association, Bunlaka Foundation, DJ Ronnie. Siyempre po, ang ating po ang technical support, ang buong team ng GP99.9, si DJ Enric at ang kanyang mga kasamang DJ, si DJ Jex at DJ Kenji. And salamat po sa ating mga kasama sa Provincial Tourism Office, si Dayo, Kakimbak, and of course, ang PIO, nandito po ang PIO. Maraming salamat po sa inyo. At ang sektor ng agrikultura para makatulong natin sa pamumuno ng P4LP na kasama ng ngayon, magulma, magpapakot at pagsasama ng Pilipinas. Nandito po, RIC Aurora Improvement Club, M-Farm-Z, Municipal Fisheries and Aquatic Resources Management Council, MAPSI of Debris or Municipal Agriculture and Fishery Council, KMMLT, Ilusan ng mga maliliit na mangingisda sa lawa ng Taal, muli po para makanulungan. And of course, ang mga barangay captain ng Lipa City, nandito rin po. Ito po sa amin sa ako ay kinagawa na rin itong final midterm assembly SOPA, State of the Province Assembly ng ating provincial government. Kaya pakilala mo na Emily ang ating panuli. Okay, but before that, i-acknowledge din natin na dito ang municipal agriculturist ng Mabini, Bawan, and the city agriculturist ng Lipa is also here with us today. Okay, bago tayo mag-proceed sa question and answer portion or proper IO, syempre, ikinalulugod po natin ipakilala ang ating mahal na ilang Dolina Bernagas na magpapasahin isa-isa ang mga na-receive niyang award. Ngayon pa lang po, 2014, ano lang po ang pamagitin ko, itinanggal siyang kauna-unang kampiyon ng wikang Pilipino sa buong bansa. Ikinawa na nasabi parangal ng tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Pilipino at National Artist na si Virgilio Alomario kasama si full-time Commissioner Purification de Lima.
agriculture, R for roads, infrastructure, T for tourism and technology, and S is for security and social services. Itong last term at last 2 years, hindi pa rin po namin ito pinabago. Dito pa rin po ang konsentrasyon ng ating administrasyon. Kasi sa paglakad ng panahon, hindi naman ang isang problema halimbawa sa pangkalusugan ay kaya mong isolve in 6 years or in 9 years. Or if we will talk about education, ang education, wala rin katapusan ang pagsisilbi at dapat gawin sa mga nangangailangan estudyante. What I am driving at here is I just want to give one perfect example. Sa edukasyon, kahit anong dami ng school buildings sa ating ipatayo, kahit na including desk with blackboards, kahit na PSP ng additional teachers yearly, kahit na dagdag ang estudyante. Tama ko ba? So, ang ibig ko lang po sabihin, all the time ng ating tinatawag na servisyo, a-adjust at a-adjust tayo palagi sa panahon. Ngayon po itong aming last term, nasama po po na sa Bunyang Pagkalawigan. Ang target po natin ay nasa hearts pa rin. But this time, ngayon po namin ginagawa yung tinatawag na innovation or innovations and interventions, improvement and enhancement. Dito po namin nakikita ngayon, ano po ba yung pangulangan sa mga ginawa natin sa ating hearts programs? If we talk about health, education, agriculture, livelihood, tourism, security. Ito pong last term, dito pa po namin yung tinatawag na loopholes. Hindi pwedeng perfecto yan, tama po ba? But at least itong last term, nabibigyan kami ng pagkakataon to enhance more, improve more, do some innovations and interventions sa nakikita namin mga proyekto o programa na kulang pa. Tama po. Lastly, hindi ko na po papakaba. Lastly is one perfect example. Nag-implement po kami ng CBMS or Community-Based Monitoring Survey. Dito po kami kumukuha ng datos. May record po kami under our planning department ng bawat household sa buong lalawigan ng Batangas. Alam namin ilang bata from 12 years old to 16 years old, ilang libong bata ang hindi pumapasok sa elementarya. May record din po kami from 16 years old up to 18 years old, 13 years old to 16 years old, ilang high school mga kabataan ang hindi pumapasok sa sekundarya. Dito po nakabase yung aming mong improvement or innovation or intervention na ginagawa just to improve the services of our administration. I'll just give one perfect example. Meron po kami under our PSWD office at Joy.
So it's a 20 kilometer na paglabas ng
franchise. Ang PNR po ay possibly po ay magkaroon ng 20-year franchise this June 2014. Due to the urgent request at nagkaroon po kami ng mga malalim dahil sa Senator Rep at General Manager, si Senator Rep po ay responsible ang extension ng franchise for another 50 years. Meaning general, originally ang budget po ng PNR is 1.5 billion. The Senator himself requested for a 50 billion budget. Gagawinin parang mabibigyan halos sa kalahati. The main purpose of that general sa ating mga kaibigan is to harmonize kanang activity in the from people to the union, Buhay and Pilarides, para yung apprehensive po ng ating mga investor as to the provision for a mass transport system, a railway system, ay para po mabilis ang kanang activity ng mga web investor lalo po kitin sa lalawin ng Batangas. That is because of Senator Rambert na panapan po natin sa Sir, lastly, we shared something about our short, medium, and long-term projects para po sa ating nalalawigan ng Batangas. So, let's just hope for positive results. Yes, sir? Isang question po naman. 30 years po kasi po ang staff for pilots for another race. So, marami na pong pwesis at sinasabi na ilang pwesis daw po yung training yung alternative na airport. Para sa mga alaman ninyo, mga kasama namin sa Air Force, kung meron po ko talaga ang talong ito na gawin natin natin airport or joint use for our Air Force. Yes, sir. You know, mayor mo po ako'y pinag-usapan na yan at nilatag na po yan sa alamesa ko nung mayor po ako ng iba. Actually, we can accommodate po eh. Pag naayos natin, sana po pwedeng consider po is Fernando Air Base. But the last report that I got, bago po natapos yung aking term, kaya hindi pa magkatapos po sa pagplano na sana ay magawa rin po nila na parang international airport ng Fernando Air Base, ay may problema po sa kalye. Hindi lamang po sa runway ng aeroplano, kundi mismo sa kalye, kung just in case magiging international airport, can we accommodate yung mga klase na kalye na meron po sa Lungsod ng iba? If I remember right, that was the last talk that we had. Kaya nagkakaproblema at hindi po mamigyan ng low signal na po pwede magawa na sana ng international airport yung ating Fernando Air Base. But since then, wala po akong narinig up to this time except pwedeng i-consider. But the thing is, may mga problema pa pagdating po sa klase ng roads. Pangangailangan po na kaya nakakailangan po lang sa international airport. So, thank you very much, sir. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Maraming salamat po. Bago tayo, bago natin pagpatuloy ang mga pagtatanong, nais natin batiin si Mr. Tony Reyes ng Starboard Corporation. Magandang hapon. Nandito rin po ang ating Captain ng Panatawa, Ipasiti, si Captain na dito Pagkaliwagan, at Talisa Ipasiti, si Maraming Captain na Leonardo Novicio. Maraming salamat po. Paano kaya natin matutulungan at
pagbibigyan pa ng suporta sa tourism to join with our player industry. The mere fact po na itinuturing po natin na e-capital po ang ating lalawigan ng Batangas, e-capital of the Philippines, tama? And that is our Batangas province. Alam nyo, kanina I've been mentioned about enhancing and doing some innovations with our projects, tama po ba, and programs. And SAHARS stands for Tourism and Technology. In fact, recently lang, they had a meeting po with mga resorts owner. Para yung mga resorts owner natin dito, kasi sa Batangas parang individual. Iwa-iwalay sila kanya-kanya. Inutusan po namin ang ginawa po project ng ating tourism department. Why can't we put an umbrella so that we can work together? May mga request sila, okay, not only the way from the provincial government, pwede kami mag-adjust. But at the same time, with all our tourism projects and programs, mag-support na rin kayo so that we can market more our province when it comes to tourism. One tourism coming in, one job opportunities, opportunity for Batangueño sa kabuhayan niya. So let's take advantage of this. Parang ganun din po ito, Mr. Jess, sa ating mga investors, lalo na ang tagal na mas matanda na sa aming yata, yung egg industry sa Batangas. So siguro po we can create something na ito naman ang kaibigan mga malaki natin. Na let's say, capital of the Philippines, Batangas City. Kaya-kaya naman natin magmalakihan. Sana we can coordinate because we are doing some promo na inilalabas po namin at pinipigay ngayon sa SM. If we will coordinate right maybe after this, isasama po natin dyan ng mas malaking partnership. Tama? Through our tourism, si Emily po, katipa. Okay. Nakalagay po, okay na po merienda. Sumana naman ang timing mo. Nagpapaliwanag ako ng partnership ng ating mga tech industry. Sir, Sir Jess, tayo naman madalas mag-meeting. Tama po. So sir, we are very, very willing na sana let's continue our coordination. Kasi gusto po namin ipasok yan sa some interventions and innovations ng aming tourism projects and programs. Para pag-market natin ang Batangas, kasama na po sa promo yan. Sa foundation day, mamigay tayo ng mga itlog. That's a visual promo, tama? Nakikita rin na, oh, galing po yan sa Batangas, sa ganito. And then we see the exact, so that's part of the promotion of marketing. What we have, may pinagmamalaki nating produkto ng itlog. So sir, after this, sana we can continue to coordinate regarding maisama sa pag-promo ng ating turismo plus sa ating mga activities. Pakita po natin kung gaano maganda ang ating mga itlog sa lalawigan ng Batangas. Okay, Sir Jess? Vice Governor Martin. Thank you very much, Governor. In line with the response of Governor Vilma in promoting our egg basket, on occasions such as foundation days or festivals, one way is quite simple. The local government unit of San Jose has been promoting the town during Sinuang Festival. If we can all work together in making this a bigger, happier, more colorful festival, it will definitely benefit not only the tourism sector, but it will also help in the development of the poultry industry. So ito po ay isang paraan para po ma-synergize natin ang poultry industry and tourism sector. Sir, if I may add, sir, alam niyo, naiisip ko rin po kasi there are a lot of mga different networks na pupunta po dito sa atin at nag-filming po sila regarding tourism ng Batangas. So they interview me being the governor, pinapasyagan ng Taal. So kung tayo magkakasundo at sisingi sila ng mga tourist spots or products that we can be proud of in Batangas, dalhin po namin sila sa inyo. So that a part of that is nakikita nila, oh, ganyan pala itsura ng poultry at paano mag-itlog ang San Jose.
pinakamalaking nakikinabang dito industry po ng ating mag-iklog. Dahil yung komportable ng kanilang bridge na nadadaan, hindi lang ito, marami pong bridges at yung komportable ng kanilang kalye. Sir, malaking na less cost po yan, tama po ba? Nakakabawas po ng cost sa ating po mga nangangalakal. Tama po, ito yung good road at lalo na itong bridge na matagal na may problema ng San Jose, yung palangka. And ngayon po yung nagagamit na. Nakakatulong po ba, sir? Yes, yes po. That's good. Pero nais ko po sa inyo na kami po sa isang dalawang
bukas ang alat sa ating solution. At yung pwede mapapatay tayo ng mga Nobel kasi mahaba-haba rin po yung aming mga kinagkotan para makatulong sa ating bayan. At isa po ipaabot sa kanan ng gobernador na yung inyong proyekto sa pamamagitan ng mga Nobel ay nagawa natin. Tulad ng Pasko nga sa Unyo na inabot niya ang mga taon ng taon. Meron po tayo din yung pagkasalukuyan ng house tayo sa Pigas na ang proyekto ng presidente natin ay sa kaya-kaya ng nakarating, pinaabot po natin sa kasunod-sunod ng bahay nyo sa pamamagitan ng ating mga sasakyan ng presidente. Ganun din po yung proyekto ninyo sa pamamagitan ng po ni Mayor ng San Juan. Magawa po natin yung pagsarda from Kalabasan na ito magbitig. At abot po sa parangay ng Rosario tulad ng malinaw ng palapang. Kung hindi ako nakakamali, umabot po kahit na labing isang kilometro po yun. Ngayon po ito yung pagpatuloy na rin yan. Sa pakikipagtulungan din po natin mga kasundaluhan, nakalagyan po natin ang kuryente elektrisidad sa sitio ng Kapitid. Yun naman po isang sa magigitan ng kapag Batangas dahil malapitan natin yung battery electric. Hindi pa natin sila. I don't know kung nabilitan lang, pero ipagtulungan po sila para mabigyan ng kuryente sila doon. So, yun lang po, hindi po akong makapagsalita, hindi ako may commander, pero ang nasisiguro po, ang nakikita ko sa kanyang layo ng kinapakita ko, para po doon na po ang provision na so, yun lang po, maraming salamat. Ay kabalikan natin lahat.
recently passed a resolution through the efforts of Honorable Alberto Retuso, a resolution encouraging all members of the community to take part in the celebration of Philippine Independence Day in the province of Batangas in 2014. Ito po ay unanimously approved by the Sangguniang Pananamigan during our session last week, and we look forward to taking part in our Independence Day celebration for this year at Fernando Airways. Board Member Manuel, would you like to elaborate on the program? Magandang hapon po sa inyo lahat. Una, salamat po kay Colonel Villanueva kasi nabanggit niya yung pangalan ko sapagkat itong buhay ko sa pagkita ng ating pinapahal ng governor at ng buong pamahalang pananaligan, makapahaba na po ang naging relasyon ng 740th Combat Group para mo yun at kayo ng iiti sa lahat po ng programa na sinasagawa namin mula sa mga barangay. Hangarin po namin sa provincial government na tumulong sa pinakamalayong barangay ng Salamigan at ang nakikita po namin na ang partner palagi ay ang mga sundalo mula sa Philippine Air Force. Sa darating po June 12, ay muli na po magsasama ang Philippine Air Force at ang pamahalaan ng Salamigan sa isang po malaking selebrasyon ng pagpapahayag ng kalayaan ng mga Pilipino at ang lahat nga po ay inaayahan natin na maging bahagi ng selebrasyon nito. Para po sa amin, ito po yung tamang pagkakataon na muli natin ipakita ang tunay na pagmamahal sa kalayaan na natanong natin mahigit isang taong taon na nakararaan. Maaari ito na yung simple selebrasyon na lamang, pero sa pagkakataon po ito, sa marami tayong kinakaharap na problema, nauunawaan po namin yung nilalaman ng puso ni General Di Matapak at siyempre ng ating minamahal ng governor yung masatisfekto na muling ipadama sa lahat ng kamamayan, sa lahat ng kamamayan Batangay yung tunay na kahalagahan ng June 12. Maaaring ito ay simple independent, simple bakasyon na lamang sa mga bata sa panahon ng pag-aaral at simple bakasyon ng mga empleyado ng trabaho. But this time po, we'd like to encourage all our partners, even sa media, ating mga mangingista, lahat ng mga tao sa komunidad na sa pagkakataon po ito kung saan kailangan po natin muling bigyan ng higit na pagmamahalaga ang kalayaan na natin sa dating mahal ng pagkakataon. So muli po, ito po ay siguro pagkakataon po na rin para pasalamat sa Philippine Air Force, sa lahat po sa Armed Forces of the Philippines, sapagkat talaga po napakalaking ng tulong na iya ang pagkakita sa pamahalang pagkakita sa lahat po ng mga programa na pinagpapatakay ng mga governor sa aspeto. Muli po sa inyo lahat, maraming salamat. Alright, thank you so much sa Advocate Monterrey. And in addition to that, for the benefit of our viewing public, ito pong celebration natin ng Independence Day ay parte o bahagi ng tourism development plan. So natural lamang, tatalahanin po natin ang ating araw ng kalayaan. Ito ay ating pagdiwa. Pero huwag po natin kalimutan na ang kasunod naman po nito ay 150-year birth anniversary ng isa pa po bayani na Batangueño. Walang iba kundi si Apolinario Mabini. That's why ang Provincial Tourism and Controller's Office ay namahagi na po ng mga t-shirts at pin ng 150-year sa ating po mga board members, sa mga department heads, sa mga mayors, at ito po naman ay dapat po natin igalang. Dahil napakayaman po, hinting sa magandang kasaysayan po ang Lalawigan ng Batangas. Maraming salamat po. Salamat, Emily. Ang Rotary Club of Dila South po ay isa na ating air education ng ating Philippine Air Force. Siyempre, ganun po tayo sa Batangas. Sa pag-advocate na ating bigyan ng higit na maging ang pagsaselebrate natin na ating araw ng kalayaan at paggalang sa ating patawad. Kaya kami ay nakikusap sa ating mga kasama sa media, na sa ating mga kababayan sa lahat ng offices, na bigyan ng higit na pagpapahalaga ang pagtulalagdan ng ating mga patawad sa ating mga opisina at sa lahat ng naisusan na namin na mangyari sa Batangas, ang bayan ng magiging sa lahat ng labusan, papasok at palabas ng Batangas, kung galing man ito sa pier, galing man sa dagat, kung galing man sa lupa, galing sa pagkikulan, kung galing sa pamahin.
ay makita natin pagpasok ng Batangas ay kinikilala natin ang tingnan ng mga Batangkenyo na unang lumaban sa atin para sa ating kalayaan. Kaya parabihin ko natin ang flag. Sa pagkakataon po ito, siguro ay bibigyan ko na ang ating past president ng Northern Cavite Pasaw para magtanong naman sa ating provincial government. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang sa inyo pa ang Northern Cavite Pasaw. Ang aking pong concern, ito'y napakasamaling pong sektor na po ito sa ating environment. Ang sektor po dito, ang pong serye po sa pag-uuling ito sa ating sa Batangas. Hindi po sa inyo lahat ang mga marami dito sa atin ang mga nag-uuling na hindi ito ay mga species affecting our environment. So, ano po ba? Alam po ninyo, bawal yan. At pagka ipinagbawal natin, ano po ang ating ibibigay na alternatibong manapuhay para sa mga tao mawawala ng manapuhay tulad ng pag-uuli. Ibibigay ko po kay Luis Comita ng Lugget po ng ating mong departamento ng kalikasan. Gusto lang ako sabihin na talagang bawal yan actually pati magsunog. Para matulungan din po yung mga
ina-apply po namin yun. Dahil po yung nagsasabi, mag-i-control ng area. Pero stopping area po siya, ina-apply po namin yung upland conservation farming technique that tinuro sa amin ng UP respondents. Ilan po sa amin. Okay. Maraming salamat guys. Alam po ninyo, ang isang problema ay yung placement. Kaya po, pinapalala po namin na yun po ay mga kahit maliit pong sektor lamang. Sir, noted po. Dodomate po natin yung pag-aaral at saka follow-up tungkol sa maliit na sektor rito ng pag-uulim. Noted po. Alright, maraming salamat po. At bago na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran.